you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. But every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You're close like no other. Thought you was a father, thought you was a friend. In the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. But every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Put my life, lay down and surrender now. I give you everything. 'Cause your so, so good. But every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. So my the goodness of God. Hindi na po siguro ang school song, ma'am. Ma'am May. Tapos yung team song po natin. In the world, but not of the world.
raining on in the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers for marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ alone. Okay, may we request Sir Jupiter action for our invocation.
Wala po yata ang signal. Si Chaplain Christopher Macam po. Chaplain. Okay, let's pray. Laki lang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami, Ama, ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami, Panginoon, ay pinagtipon mo muli sa platform na ito upang kami, Panginoon, ay magsama-sama mapuri, sumamba at pasalamatan at nakilain ang iyong pangalan, Ama. Sa payapaan at ayusan at kaligtasan ng bawat isa, ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na manguna, mangusap sa amin. Lalagit, Panginoon, ang salita sa gabi ito. Ikaw ang siyang patuloy na manguna sa kanya. Pagkalabog, Panginoon, ang mayamang karunungan nagmumula sa langit upang, Panginoon, ang aming mensahe na aming marinig, Panginoon, na magmumula sa kanya ay ikaw ang siyang patuloy na maitaas sa mga buhay. At muli ng kapatawaran ng lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Dalangin namin na Diyos ang iyong bendisyon, ang iyong grasya, at ganoon din, O Diyos, ang kapatawaran mo. Salamat muli sa iyong pagdinig at pagtugon mo sa aming mga panalangin ito sapagkat ito po ang aming iniling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Chaplain. Amen. Christopher Macam from San Mateo, Isabela. Thank you so much po. At ganun din kay Ma'am Bea Caleb. Siya po ang nangula sa ating pong musical, sa ating Singspiration. At ngayon pong gabi, mga kapatid, ating last session ng ating pong 7 midweeks of prayer and devotion. This will be the last session, kaya exciting. Naka 7 weeks na po pala tayo, napakabilis po ng panahon, ano? At yung graduation natin sa next week na rin pala, next weekend. Napakabilis po at talaga very challenging po. Naghahalo ang ating excitement at stress dahil sa marami pa rin po ang mga nag-struggle po sa financial aspect ng kanila pong pag-attend sa ating pong graduation. Anyway, napakabuti ng Panginoon dahil almost done na po ang ating pong mga gagamitin sa ating pong graduation sa kabutihan loob ng ating mga frontliners, Doc Raja, Ma'am Manilin at ang iba pang mga, si Doc Lea, na sila po ang mga masisipag na gumagalaw dyan kasama po ating mga iba pang mga members ng RCMBS, administrators, na tumutulong po para mapabilis ang pag-asikaso ng ating lahat ng paghahanda na ginagawa para sa nalapit po nating graduation. Medyo na late po ang ating link na naisend dahil po sa nag-meeting pa kami tungkol sa ating pong graduation sa ordination, no? Kasama si Doc Ray at Doc Lea. May mga detalye kami pinag-usapan. 6 na kami natapos, kaya medyo itong link na ginagamit natin ngayon ay yung ginamit din namin sa meeting po namin kanina, hindi na po namin ini-off. Thank you po sa 23 na nandito ngayon, plus yung mga naka-couple account. Couple. Ibig sabihin ko po ay sa isang account, magkakasama po ang mag-asawa. At praise the Lord, mga kapatid, dahil sa tayo po ay nagtiyaga na dumalo sa ating mga programs na to. Ito po ay kasama rin at bahagi po ng paghahanda rin natin sa ating pong graduation, ano? At maihanda din ang ating spiritual na buhay sa pagtanggap ng mga responsibilities na ating pong makakamit pagka tinanggap na natin ang ating mga diploma at yung ating pong mga ordination sa mga graduate po ng diploma and Bachelor of Studies in Divinity at ganun din po sa mga ma-ordain bilang mga Paul Pledge sa Corporate Community Chaplains, sa mga gagraduate din ng CCC 100. At pagpalain tayo ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Sana po ay patuloy tayong maka-cope up sa struggle na pinagdadaanan po natin ngayon. Talaga pong pinaghihirapan ang degree. Ano po? Hindi po talaga madali ang lahat. So mga kapatid, malalampasan din natin lahat yan dahil may Panginoon tayong tumutulong sa atin. Sa gabi pong ito ay
Tayo po mga kapatid ay bibigyan po ng mensahe ng ating last speaker. Mula po siya, galing po siya sa district, pastor po siya ng District 7, sa Area 7 po, at sako po niya yung part ng Quezon City, mula po sa ano, sako po ito ng ano, under ng Central Luzon Conference, ang isa po sa makisig na lingkod ng Diyos na gagamitin niya ngayon na magbibigay ng mensahe. Walang iba po kundi si Pastor Archie Cabucos. At mamaya po, after ng kanyang message, tayo naman po ay pangungunahan ni Ma'am May Calem para sa ating breakout session. At bago po tayo pumunta sa breakout session, ibibigay ni Pastor Archie Cabucos ng ating speaker ang ating pong discussion question para meron tayong pagkasalusaluhan mamaya sa ating pong kanya-kanyang grupo mamaya po. So muli, ito po inyong coordinator, Chaplain Arnel Marcaida. Umabati po ng happy midweek sa ating lahat. Praise the Lord at pagpalain tayo ng Panginoon. Fasten your seatbelt as we are going to listen message from the Lord through His servant, Pastor Archie Cabucos. Magandang gabi po and happy midweek sa lahat. Salamat po, Pastor Arnel, sa magandang introduction. At isa ding pagpapala sa akin mga kapatid na makapaglingkod ako sa LIMS, sa aking mga klase, sa aking profesor, at sa aking mga kasama dito sa district ko na nag-join. Actually, in-invite ako ni Sister ni Ma'am Manilin. Kaya ako ay naka-join. Pinilit niya talaga ako at na-bless naman ako kasi nakita ko ang napakagandang programa ni Doc Ray sa LIMS. Kaya purihin ng Panginoon na enhance din ako at marami akong natutunan dito. At ako din po ay full support din po ako sa ating school. So ngayon po ay ang atin pong huli, no, yung culmination natin ng ating 7 weeks of prayer. I-share natin yung yung screen. So kita niyo po mga kapatid. Kita niyo yung screen. Kita na. Yes po, pasok. Yo. Yan. Kita na. The ultimate prayer. Ang tayo po muna ay manalangin mga kapatid para pagkalooban tayo ng banal na espiritu at maitindihan natin, maunawaan natin ang napakahalagang mensahe lalo na sa ating kapanahunan ngayon upang magkaroon tayo ng encouragement sa ating mga karanasan sa kasalukuyan. At ang banal na espiritu din ang magpapaliwanag sa atin kasi for the glory of God itong ating gagawin ngayong gabi. No? Hindi natin maitindihan ang makalangit na bagay kung wala yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Sige po, tayo manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, sa oras na pong ito ay ami pong ibinibigay sa inyo ang ami pong mga buhay at kami po ay nagpupuri sa inyo dahil inyo pong pinahintulutan na kami pong lahat na dito sa aming ginawang 7 week of prayer sa school ng LIMS ay makasumpong kami Panginoon ng biyaya sa inyong anak na si Kristo at magbigay sa amin ng kalakasan sa aming pananampalataya dahil inyong ipinagkaloob sa amin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na patuloy na mag-move sa amin, titingnan ikaw at sariwain ang napakagandang mga karanasan sa aming mga buhay upang sa hinaharap ay aming mapaglabanan at tumayong matatag dahil kayo po ang siyang aming sandiganan, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pagbuklat ng inyong mensahe at kayo po magpahayag sa aming mga puso at isipan upang maging pagpapala sa amin ang inyo pong salita sa gabi ito. Salamat po Panginoon na maranasan namin kayo, bagaman kami ay nasa online platform, malayo ang bawat isa, dalangin namin ang kaayusan ng internet
na upang marinig namin ang inyo pong mensahe, Panginoon, na inyo pong ipapahayag sa gabing ito. Ito po ang aming inihiling, yan dalangin sa aming tagapagligtas Kristo. Amen. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Tiningnan ko yung topic natin, the ultimate prayer. Tapos ang text ay Revelation chapter 7 verse 9. So, inisip ko, mga kapatid, ng maraming beses, saan yung ultimate prayer dito? At salamat sa banal na Espiritu na nagbigay sa atin ng mensahe. Tiningnan po natin yung buhay ng ating mahal na Panginoon sa Luke chapter 11. No, yung kanyang prayer sa kanyang mga alagad. Tiningnan po yung ultimate prayer ng Panginoon. Para sa akin po, mga kapatid, mayroon pong ultimate prayer doon ang ating mahal na Panginoon. No, bago siya yung kanyang buhay ay bago ibinigay sa kaaway, ay mayroon siyang ultimate prayer na karanasan. Yung una ay yung kanya pong panalangin na kung ang will ng Ama ay siyang mangyari, hindi ang kanyang kalooban. So napakaganda, mga kapatid, sa ultimate prayer ng karanasan ng Panginoon na ma-adapt din natin. Pangalawa, nung nandun siya sa cross, para sa akin ito, mga kapatid, yung pangalawa is yung kanyang binigay ang kanyang buhay sa Ama. Parang in-rest niya po, mga kapatid, pinagkatiwala niya po. Kaya naging significant sa akin yung ultimate prayer. So mga kapatid, ito yung culmination natin sa ating 7 weeks of prayer. Alam ko na marami kayong nakikita na mga magagandang mga mensahe doon sa mula sa una hanggang nakarating tayo dito sa culmination ng ating 7 weeks of prayer. I-apply po natin yon. Magiging pagpapala po yon sa ating buhay na panalanginin. At ito rin po ang magdala sa atin ng katatagan ng ating pananampalataya. Kasi alam niyo po, mga kapatid, dito sa Revelation chapter 7 verse 9 ay ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kamay na upang tayo ay magtatagumpay sa haharapin nating binanggit dito yung tribulation, great tribulation. So nasa ating mga kamay, mga kapatid, at sa ating mga tuhod, kung patuloy tayong mananalangin. Meron akong karanasan sa pagiging LA. So, akin pong binabati dyan yung ating mga LAs. So, kung saan man kayo dito sa Philippines, Supalop na Philippines. So, binabati ko po kayo at saludo po ako sa inyong dedication at commitment sa ating mahal na Panginoon. Hindi biro. Kasi ako po ay nagiging LA nung student pa ako. Yung aking karanasan, no, na sa pananalangin na naging ultimate yon, dahil biruin mo, mga kapatid, during yung collection time, kapag hindi kami, ang grupo namin, kapag hindi nagising na madaling araw, no, katulad ng ating Panginoon, talagang kumuha siya doon ng lugar na hindi siya maistorbo. So kami naman ay madaling araw ginawa namin. Nalangin kami sa group. Tapos alam niyo, mga kapatid, kinabukasan nung nagkaroon kami ng koleksyon, ang lahat sa amin sa reporting, during that reporting, mga kapatid, ay puro nakangiti kasi nakakulik sila ng kanilang mga koleksyon. Kaya napakaganda yung prayer, mga kapatid, sa ating buhay. Kasi yan din po ang aking paniniwala, mga kapatid, na sa pamamagitan ng pananalangin, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. So dito na tayo sa Revelation chapter 7 verse 9. So yan. Sabi dito, mga kapatid, after this I look. So kung makita niyo sa screen, naayos ko yung screen ko, mga kapatid.
para mabasa ko na maayos. Yan. After this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count from every nation, tribes, people, and language standing before the throne and in front of the Lamb. So, mga kapatid, so nung ito nga, yung Revelation chapter 7, mga kapatid, ay naitanong sa aking isip, saan dito papasok yung ultimate prayer. So, nung binasa ko itong libro, hindi ako nagpo-promote nito yung libro, mga kapatid, yan. So, kung mayroon kayong libro na ganito. So, ang libro ng title nito is Jesus and the 144 First Fruits by Efineto M. Adap. Panahon pa ito ni, sinulat ito panahon ni Ministerial Pastor Andoy sa NPUC. Sa NPUC ko po ito binili, mga kapatid. So dito, ang librong ito ay The Great Multitude is the first fruit, walang iba kung ating mahal na Panginoon. So dito natin mga kapatid, makikita yung the saved elect multitude, the entire harvest of Christ. So ito palang great multitude, mga kapatid, ay talagang napipigang-piga sila, no? Talagang sinubok sila. Talagang hindi ito basta-bastang ang tawag nga dito sa libro na nakalagay, special people. So talagang mga kapatid, ay kahit bagaman mayroon silang hardship, ibig sabihin sila ay nakaranas talaga ng matitinding mga karanasan sa kanilang buhay pananampalataya at hindi sila nag-give up, mga kapatid, no? So yun ang napakagandang mga sikreto ng kanilang mga buhay. Ano-ano ba yun yung kanilang mga sikreto sa buhay? At doon papasok yung ultimate prayer, mga kapatid, no? Dahil sa kanilang kaya sila nagkaroon sila ng pagtatagumpay ay dahil meron silang ultimate prayer sa ating mahal na Panginoon. Kaya sila po ay, bagaman mayroong great tribulation sa mga pagsubok ng kanilang mga buhay, mayroon namang provision ng Panginoon. So kung sila man ay nagkaroon ng suffering, ay kanilang tinatanaw na someday somehow darating ang ating mahal na Panginoon. So, kaya mga kapatid, kumusta yung ating mga karanasan ngayon, no? Sa ating buhay, pananampalataya, buhay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nakaranas tayo ng mga matitinding mga pagsubok sa ating pananampalataya. Kumusta ang ating tugon sa ating mahal na Panginoon, no? Kumusta? Kung mga yan ay mga hardship, no? Yan ay part ng tribulation sa ating buhay pananampalataya. Na sabi nga doon sa Revelation, whatever the lambs go, ay andun din tayo dahil sinusundan natin ang ating mahal na Panginoon. At ang kagandahan nito, mga kapatid, ay mayroong provision ng Panginoon. So, sabi dito sa commentary ng New Testament, the great multitude. So, Revelation chapter 7 verse 14. Ito daw ay, they are Gentiles who had been saved through faith in Jesus during the tribulation. So, itong great multitude ay, tinitingnan ko yung history, mga kapatid, sa 34 AD, yung hindi tinanggap ng Hudyo o yung Israel yung mensahe, o yung si Jesus is the Messiah, ay napunta sa atin, napunta sa Gentiles, yung kaligtasan, no? So tayo ay Gentiles tayo, pero nung tinanggap natin si Kristo, nagiging spiritual Israel tayo. So ang tawag sa atin, Seventh Day Adventists, you are claiming the spiritual Israel. So maganda, mga kapatid. Kaya ito pa, mayroon pa dito, the lamp. So the lamp will shepherd us and satisfy us with every good things. So faith in Jesus, the lamp of God.
Yan ang kagandahan, mga kapatid. Mayroon laging provision. Yun ang assurance ng Panginoon na magaman nakaharap tayo sa mga matinding pagsubok sa buhay, pananampalataya, pagsunod sa ating mahal na Panginoon, mayroon laging provision ng Panginoon na inilagay ahit sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya yan ay ating ilagay sa ating mga isip, no? Puso, mga kapatid, na sa ating paglilingkod, bagaman tayo makaranas ng persecution o great tribulation, ay mayroon namang provision ang Panginoon na inilagay sa atin. No? Kahit bagaman makaranas tayo ng suffering, gutom, dahil sa paglilingkod, minsan sinasacrifice natin, mga kapatid, ang ating pangangailangan, no, para lamang ay makapagmisahe, makapag-share ng gospel sa iba. And then sabi dito, mga kapatid, the Lamb died to redeem people out of every kindred and tongue. So ito yung the great multitude pictures here came from all nation. So iba't ibang iba-ibang nation, iba-ibang people. But sabi na Revelation, the great multitude. So tayo daw po, ang great multitude is Jesus Christ died for them and redeemed for them, mga kapatid. So ano po, mga kapatid, dahil tayo ay nilagay natin sa ating mga sarili, sa ating mga isip, na ang Panginoon ay namatay para sa aking buhay at ako ay binigyan niya ng kaligtasan. So yung magandang pag-ibig ng Diyos na iyong tinanggap, sabi naman dito sa Mark chapter 16 verse 15, dahil sa mensaheng iyon, sabi, go ye into all the world and preach the gospel to every creatures. So yan po ang mandated sa lahat ng mga tumanggap sa ating mahal na Panginoon. I-share natin ang love ng Panginoon, ang gospel ng Panginoon. I-share natin sa iba na si Jesus ay namatay para sa iyo, na upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Gusto niya na ikaw ay makaranas ng kaligtasan sa buhay mo. So i-share natin, mga kapatid, kaya yung gusto nating mabilong doon sa great multitude, mga kapatid, ay susundan natin yung ating mahal na Panginoon, no? Siya ay nag-share ng gospel, nagkaroon siya ng sacrificing love sa iba. So din, mga kapatid, ay dapat ito rin ang ating gagawin. I-share natin yung good news sa atin. Kaya yung school natin ay mayroon talagang programa to share the good news of salvation sa ating mga tao. Halaga yan sa philosophy natin. Napakaganda, no? So yan ay ating itong mga magagandang mga mensahe, mga kapatid, o yung ating paniniwala at pananampalataya na ang Panginoon ay napako sa cross dahil sa aking kasalanan at dapat akong mamatay, pero inako ng Panginoon, niligtas niya ako. So dapat ito ay ating ilagay doon sa ating mga puso, mga kapatid, para hindi ito mawala, na para lagi itong na-inspire tayo, no, sa ating paggawa, sa ating paglilingkod sa Panginoon. John described them like this: they were wearing white robe and were holding palm. So branches in their hands, and they cried out in a loud voice. So ito yung sa John chapter 12 verse 12 to 13, mga kapatid. Sabi naman, yun yung kwento, andun yung kwento nakatala, mga kapatid. So the congregation ay nagsisingi sila, Hosanna the Son of David. So ito naman ang comment ni Ellen G. White sa manuscript page 23. The palm signified that they have gained the victory, and the white robe that they have been clothed with the righteousness of Christ.
Thank God that the fountain has been opened to wash our robes of character and make them as white as snow. So mga kapatid, napaganda mga kapatid, dahil yung robe of righteousness ay alam ko naman na andyan yan sa ating fundamental belief, no? Na yung robe of righteousness ng Panginoon, yung katwiran ng Diyos ay isinuot sa atin nung atin tinanggap ang Panginoon at tayo na bautismuhan. So hanggang madevelop o maduplicate ang karakter ng Panginoon, so ninunurture tayo hindi sa ating ano sariling kakayahan, sa sarili nating mga skills, kundi ninunurture tayo ng banal na espiritu upang maduplicate yung karakter, ang katwiran ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. So kapag tayo nagkakasala, mga kapatid, huwag tayong mahiyang lumapit sa Panginoon. Wala tayong ibang way, wala tayong ibang daan, kundi lalapit tayo sa Panginoon hanggang ma-develop yung katangian ng Diyos sa ating buhay. Kahit sa harap o likod ka, nakikita yung mukha ng ating mahal na Panginoon. So, yan mga kapatid, napaganda na yung karakter ng Panginoon ay ma-produce sa kanyang mga anak. So, salvation belong to our God who sits on the throne and to the Lamb. So ito mga kapatid ay ako ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon na yung kaligtasan ay hindi belong sa ating mga leaders, kung hindi belong sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayong lahat mga kapatid ay mayroong mga privilege na makamit natin yung kaligtasan sa pamagitan ng paglapit natin sa ating mahal na Panginoon. At patuloy tayong lumapit, tanggapin natin, mapuspos tayo palagi ng banal na espiritu hanggang magiging dumaloy na sa ating sistema, sa ating buhay. Yung palagi nating uhaw tayo sa tubig, no? Sa Panginoon palagi, araw-araw, sa ating buhay, mga kapatid. Kaya walang sino man sa atin, mga kapatid, ang magsasabi na hindi tayo ligtas kahit tayo makasalanan. Kasi yung kaligtasan natin ay belong sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo ay patuloy lumapit, tayo ay patuloy magpagamit sa ating mahal na Panginoon. So, yun daw po yung mga beautiful na mga words, mga kapatid. Sa counseling, mga kapatid, ay mahalaga din, itinuturo sa amin, na yung affirmative words sa family, maganda din. Sa yung partner ay kailangan din yung mga affirmative words sa yung partner para siya din naman ay magkaroon ng confidence. Sa ating mga buhay pananampalataya, mga kapatid, yung mga magaganda nating mga karanasan sa ating mahal na Panginoon ay atin yung ulit-ulitin, mga kapatid. Kailan ba yung first love mo sa Panginoon? Kumusta yung first love mo sa Panginoon? Nawala na ba ito? So, ibalikan mo yun. I-renew mo. I-commit mo ulit. So, yung aking first love sa Panginoon, nung ako'y nag-decide na tinanggap ko ang Panginoon at nag-commit ako sa buhay ko, na siya ang aking paglilingkuran hanggang ako ay may buhay pa sa mga aking pamilya. So, bagaman ako ay nawawala doon sa direction na yon, sa path na yon, ang kagandahan nito, ang pag-ibig ng Diyos, ay dahil sa prayer natin, ibinabalik tayo doon sa path na gusto ng Panginoon na ating talakaran upang tayo ay lumago. So, mga kapatid, mayroong isang sin daw, na mayroong isang sin, mga kapatid, na ultimate, ibig sabihin yung mayroong isang pagkakataon na ito'y ating ilagay din sa ating mga puso't isip, mga kapatid, na mayroong isang panahon, isang araw, isang time, mga kapatid, na tayong lahat ay face to face na ating i-worship at papurihan ang Panginoon. So, kaya kung mayroon man tayong mga paghihirap ngayon dito sa mundo at sa lupang ito, ay tayo ay laging ma-inspire na mayroong isang panahon, isang time, isang araw
na face to face ko makikita ang aking tagapagligtas. So, yan ang ating laging ilagay sa ating mga puso't isip, mga kapatid. Habang tayo naglilingkod sa Panginoon, ay patuloy tayong ma-inspired. So, kaya sa mga kapatid natin na nanghihina, ay ito nawa ay magiging kalakasan nila na mayroong isang panahon na darating ang Panginoon. Darating ang kawakasan ng ating paghihirap dito sa lupa dahil siya darating na. So, if we belong to Jesus, we will be among that great multitude, singing the awesome song of unending glory. So, hindi ko matukoy, mga kapatid, yung quotation na yung sinasabi na yung atin daw mga karanasan ay ito'y nagiging awit natin, na ito rin ay kakantahin natin. Ito'y tinatawag na testimony of song, no? Na tayo lang ang makakakanta. So, nalimutan ko kung saang paragraph yun, ang sulat na Ellen G. White. But, ang maganda dito, mga kapatid, na yung tayo ay gusto nating maging bilong doon sa great multitude, mga kapatid, ay susundan natin walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Kung siya ay nag-share ng gospel, i-share natin yung ebanghelyo sa iba. Kung siya ay namuhay na mayroong dependent prayer sa Panginoon, so gawin din natin, mga kapatid, upang tayo din ay magtatagumpan. At sa ating mga hardship, sa ating pananampalataya, o kung saang ang guluman ikaw ngayon, kapatid, ay mayroong provision ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya tayo'y magpapatuloy. So, all prayer from the beginning of time of its final day will culminate in one amazing and glorious and ending scene. So, yun po, mga kapatid. Yan ang napakaganda. Mayroong culmination sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na wala na tayong ibang gagawin kundi ating papurihan, sambahin ang ating mahal na Panginoon, na yun naman ang ating kagustuhan din sa ating buhay. So ito, very excited sa atin nung na meron tayong culmination ng graduation sa ating sa September 22. So hanggang 24. Very excited, mga kapatid. Excited pala, no? So, lalo na sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, na siya ay face-to-face nating makikita. Yan ay very excited, mga kapatid. Walang words na makakabigkas, mga kapatid, dahil sa kagandahan. Na face-to-face nating makikita ang Panginoon. Darating din ang ating katapusan, ang ating paghihirap sa kanyang pagdating. So, mga kapatid, ay ito yung ating conclusion, mga kapatid. Conclusion of ultimate prayer. Thanks you for the salvation that is ours because of what Jesus has done on our behalf. We wait with joy for the day when we will enter into your gates with thanksgiving and praise. Then we will worship you face to face in the name of Jesus Christ. So, yan po ang ating conclusion, mga kapatid. So, bago po tayo magtapos, mga kapatid, ay wala akong hinanda na tanong kasi isip ko na culmination naman ito, pero ito yung last. Kaya hindi na ako nagawa ng question, mga kapatid. So, paumanhin niyo po ako kasi hindi po nakagawa ng tanong. Yun po, mga kapatid, ang atin pong mensahe ay napakaganda na patuloy tayong magkaroon ng pananampalataya at buhay na panalanginin sa ating mga buhay, mga kapatid. So, bago tayo mag-end, mga kapatid, ay mayroon akong isi-share sa inyo. Mayroon pa namang oras. Titingnan ko ba?
Oh, mayroon pang oras. 7 bago mag alas 8 mga kapatid. Yung aking karanasan mga kapatid ay ano, dito sa ito rin ay natawag kong ultimate prayer ko nung kapanahunan na yun yung first ko mga kapatid na karanasan na talagang hindi ko mapapaliwanag, no? Dahil nangyari. So dahil sa kabutihan ng Panginoon. Ako po ay tubong probinsyano sa Masbate at pumunta dito sa Maynila para makatulong sa magulang. So, yan po mga kapatid ang aking buhay. At hanggang ako po ay nakapaghanap ng simbahan dito sa Manila Center. Kung alam niyo yan, malaking simbahan dito sa Quezon City yan. So, yung sa Manila Center. Doon sa amin mga kapatid sa probinsya ay ako ay laging na-inspire ako sa mga pastor dahil sila ay ang buhay nila ay talagang doon lang talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Mayroong isang pagkakataon na mayroong baptism tapos bagyo pa, ako yung pinadrive sa motor ng habal-habal ng pastor. Sunduin yung pastor sa malayong sa siyudad kasi probinsya kami para makuha at mabautismuhan yung mga interest. So bagyo pa at nakasakay yung pastor, madulas yung karsada. Alam mo namang karsada sa probinsya. So nakasakay yung pastor sa akin sa likod. Sabi niya, kinakabahan ako kasi matarik yung ating matarik yung kalsada at madulas. Sabi ko, pastor, kaya ko pong ibigay yung aking buhay basta kayo lang po ay madala ko doon sa amin kasi babautismuhan po yung mga interest. So, yan po mga kapatid. And then pangalawang karanasan ko ay na-influensyahan din ako ng pastor na mag-aral ng pastor. So nung pumunta na ako sa Maynila, yung desire ko na magpastor o wala na desire ko ng pastor ay nawala mga kapatid. Pero nung ako po ay nakahanap na ng simbahan at nakita ko po yung aking mapapangasawa, mga kapatid, hindi po ako ako lang po kasing Adventist sa pamilya ko. Tapos nung nakita ko po yung aking asawa, siyempre hindi naman kaagad nagkakagustuhan, parang tingin-tingin lang, ligaw tingin. So, very active ang aking asawa during the time sa Manila Center kasi hindi na kami dyan . Naghawak na ako ng distrito. So, siya po ay civil engineer, tapos ako po ay nanliligaw sa kanya, hindi pa ako tapos, high school pa lang ako, graduate. So maraming nanliligaw sa kanya. So yun po mga kapatid ang kwento. At doon ako mga kapatid nung manumbalik ako sa Panginoon, doon ako nagkaroon ng pananalangin na imposible mga kapatid mangyari. Kasi ako po mga kapatid ay una, walang trabaho. Nagsisimba lang ako sa araw na Sabado at Wednesday and Friday. Ang aking hanap buhay ay magpapadyak sidecar sa Binondo. Tapos wala pa akong permanent na trabaho. Tapos ngayon ay naliligaw ako sa aking asawa na graduate siya, civil engineer. Tapos may naliligaw din sa kanya, civil engineer din. So talagang bihado ako mga kapatid. Pero alam niyo po mga kapatid, ito ay niluhod ko sa Panginoon. Niluhod ko sa Panginoon every madaling araw mga kapatid. Na habang ako'y nanliligaw at nagjo-join sa mga activity sa iglesia, sa church activity, ay nagpaparamdam sa kanya. So mga kapatid, talagang mahirap, talagang sa butas ng karayom ikaw dumaan. Talagang mahirap mga kapatid. Pero hindi ako sumuko mga kapatid sa aking pag-ibig sa aking asawa.
lagi kong puhunan, mga kapatid, ay yung kamay at tuhod ko. No, na every madaling araw, nagugulat ako, mga kapatid. Dinadalangin ko, Panginoon, gisingin niyo po ako ng alas 3. Saktong-saktong alas 3. Nagigising ako at pinapanalangin ko yon yung aking asawa. Na ako ay, ano, na magiging kami. Sasamahan ko siya ng habang buhay. Dadalhin ko siya sa paanan ng Panginoon. At maglilingkod kami sa gawain ng Panginoon kasama ang aking mga anak. Mga kapatid, mga buwan ang binilang, mga kapatid, ay yung akin palang matagal na pagpaparamdam sa kanya, hindi niya pala alam na liligaw ako. Mayroon palang ganung babae. Kasi ako sa probinsya, parang nakikita ko sa aking mga kasama kapag nagpaparamdam ka lang na may nararamdaman ka, alam na naliligaw ka na. Pero sa kanya, iba. Dapat sabihin mo. So doon pala ako nagsimulang ng ligaw nung sinabi ko, pinahayag ko na ako ay papakasalan ko siya. Biruin mo, mga kapatid, no? Walang trabaho, nagsasabi pang papakasalan. So pero mga kapatid, yun ang pinaka ultimate prayer ko na nangyari, mga kapatid. Biruin mo yun, mga kapatid. Siya ay civil engineer. Ako ay high school graduate, walang trabaho. So habang ako naliligaw sa kanya, ay lagi kong ipinagdadasal sa Panginoon. So mga kapatid, nagkaroon din ako ng mga kapatid, kahirapan doon sa aking live naman ito, mga kapatid. 5 minutes na lang, tapusin ko na ito. So baka sumubra na ako sa oras. So yun po, mga kapatid, ang kagandahan dito, mga kapatid, kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon, walang imposible sa kanya. Yan ang assurance na ibinigay ng Panginoon sa atin. At yan din ang aking sinasabi sa inyo ngayon, mga kapatid, na tayo'y makakaranas ng ultimate prayer sa ating mga buhay kung gugustuhin natin, mga kapatid. Andito yung ating dalawang kamay, andito yung ating dalawang tuhod. Bakit hindi natin simulan? Ako, sinimulan ko, mga kapatid. At yun din ay napakagandang nangyari sa akin. Biruin mo, mga kapatid, nagkaroon ng pagkakataon, mga kapatid, habang ako'y naniligaw sa kanya. At ako ay nagkaroon ng pribilehiyo na makapag-aral sa Mountain View College ng working student. At ako ay nakapagtapos ng pag-aaral sa university, sa Silang Putincahoy Adventist University, sa tulong ng aking asawa. At hanggang nakapag-pastor na. Hanggang ngayon, tinutulungan pa rin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Andito yung ating dalawang kamay, andito yung ating dalawang tuhod. Simulan natin sa ating mga buhay na magkaroon tayo ng ultimate prayer sa ating mga buhay. Pagpalain po tayo, and God bless and happy midweek sa ating mga. Amen. 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 Amen, Pastor. Amen. Thank you so much. Andiyan ang Panginoon lagi. Okay, Ma'am May, wala na po yata tayong breakout session kasi stable na si Pastor Archie. Napakinggan natin ang kanyang love story. Napakaganda po, ano, mga kapatid. May klase po pa tayo, Dr. Ray. Thank you so much po sa lahat ng mga participants na simula nung first na session natin hanggang sa seventh session natin. Nagtiyaga po, naglingkod sa Panginoon. More blessings po sa inyo, ng mga nakatalagang palaging always ready at maglilingkod sa ating Panginoon. May calling ang Panginoon na maglilingkod, talagang tayo ay naka-ready po na maglilingkod talaga sa Kanya. Sana po ay na-best tayo sa 7 sessions natin ng prayer and devotion. Natapos na po at possible na mag-adjust na natin ang schedule. Itong Tuesday night ay mapapasukan na yung oras na to ng mga subjects po natin para sa ating mga klase. At dito po si Dr. Ray, meron tayong 33 na attendees hanggang matapos itong ating program. Actually, parang 34 kasi meron mag-asawahan sa isang account. So, nandito po si Dr. Okay, Ray. Then, Dr. Ray, sa inyo na po. Intayin lang natin si Prof. Bailey.
para sa ating Hebrew 2. Ano yung klase po? Closing muna po tayo. Closing pala muna. Opo. May klase po kasi schedule eh. Mag-closing song muna po tayo and closing prayer po. May okay. Play our theme song. Hindi na po mag-breakout room? Hindi na po daw. Okay po. Okay, prayer banda po tayo. Okay. Can I cover na lang yung kanyang testimony? Pastor Archie, sa inyo na po ang panahon. Tayo po ay manalangin. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, amin pong patuloy na itinataas, niwalhati, dinadakila ang inyong pangalan sa gabing ito. At salamat Panginoon sa biyaya ng kapatawaran ng amin pong mga kasalanan na amin pong naranasan sa bawat isa. Sa aming kalagayan, sa aming pamilya, sa aming relasyon sa inyo at relasyon namin sa aming kamag-anak, sa aming pamilya at sa ibang tao. Patuloy naming nasumpungan ang biyaya ng aming tagapagligtas sa Kristo. Nagbigay sa amin ng kalakasan upang patuloy lumapit sa inyo, Panginoon, na hindi magsawa at hanggang maabot namin ang mataas na antas ng aming pamumuhay at paglilingkod na amin po kayong re-representahan, Panginoon. Sa bawat anggulo ng aming relasyon at buhay sa inyo, Panginoon. Panginoon, ang inyo pong ibinigay sa amin na mandate, Panginoon, ay hindi po namin magagawa kung wala po ang inyong banal na espiritu na inyo pong ibibigay sa amin. Nawa, Panginoon, sangayon sa inyong salita na inyo pong ibuhos ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa bawat sa amin.
upang magbigay kaaliwan sa aming pagmiministeryo sa kapwa namin, sa aming pag-share ng ebanghelyo na kaya naming magsakripisyo na katulad ng aming tagapagligtas sa Kristo na kahit ang kanyang buhay ay kayang ibigay para lamang maihatid ang inyong pong ebanghelyo sa ibang tao. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat. Itong lens call, Panginoon, ay isang instrument upang kami ay magkaroon ng malawak na pananaw sa gawain at sa pagsulong ng inyong gawain, Panginoon. At ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy niyo pong kasiyahan, Panginoon, upang kami din ay maging instrumento upang inyong mensahe ay mapahayag sa amin pong bawat paglilingkod sa amin pong mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na inyo pong sasagutin sa gabing ito ang mayroong mga kahilingan. Alam ko po, Panginoon, na kami po ay mayroong mga personal na mga kahilingan sa mga oras na pong ito. Hindi man po namin ngayon nasabi at kayo po ang nakakita sa aming mga kalagayan, sitwasyon, sa aming bawat pamilya, sa aming bawat buhay, Panginoon. Maari po ba, Panginoon, na patuloy po namin kayong maranasan sa aming buhay na paglilingkod, sa aming buhay pamilya at buhay relasyon sa aming mga anak. Patuloy namin na maranasan ang inyong presensya, Panginoon, upang makita namin ang tagapagligtas sa aming mga paggawa, sa aming pong paglilingkod sa inyong bukirin, Panginoon. Panginoon, pagpapala ng langit ang siyang igawad sa bawat isang, Panginoon, sa mga pamilyang nagrepresentahan, lalo na sa financial na aspeto, sa spiritual na aspeto, ay patuloy naming ikinukumit at ibinibigay sa inyo, Panginoon, na inyo po kaming patuloy na palakasan at sagutin ang aming mga kahilingan at patuloy kami magkaroon ng confidence sa aming sarili na kami ay inyong kinasiyahan at kami ay kasama namin kayo, Panginoon, sa aming paggawa sa inyong bukirin. Salamat, Panginoon, pagpapala ang siyang maranasan namin sa gabing ito. Ito po ang hiling dalangin sa inyong tagapagligtas sa Kristo. Amen. Amen. Thank you po, mga kapatid. Amen. Amen po. Amen. 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 Amen.